Ayun, so good day ulit sa inyo guys. So meron na naman tayong update para dito naman sa A-REITs IPO natin. So kung matatanda nyo, yung una pong video na nilabas natin is kung ano lang yung mga basic na alam natin, halimbawa yung mga number of shares na ibibigay niya or i-release niya at saka mga basic understanding natin dito nga po sa A-REITs IPO natin. So sa ngayon, as of this time, lumabas na po lahat yung prospectus ni A-REITs. And then yung final offer price niya is ito nga, nasa 27 pesos. Okay, so pasok tayo dito sa ating review. Ayun, so welcome back guys. Pag-usapan nga po natin itong updates na nakita natin tungkol kay A-REITs kasi kompleto na nga po yung kanyang mga prospectus at nadalaw din natin yung kanyang website para makita kung ano yung mga financial details po naman niya. So yun yung pag-uusapan natin dito after nung unang review naman natin sa kanya. So makita nyo dito sa template natin, open na yung subscription ni COL Financial. So kaninang umaga ko lang nakita to. At mamaya pasukin natin at tingnan natin kung anong yung mga details na meron sa kanya. Okay? So, A-REITs IPO updates. So, as usual, don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka po lagi dito sa mga reviews po natin. Okay? So, ito yung nakita natin kay COL Financial natin. So, nung pinasok natin yung subscription niya, so, meron na siyang IPO announcement. So, nakalagay dito, ang final price nga po nitong si A-REITs natin is 27 pesos. At ang listing date, kung ito naman yung date kung kailan na pwede na tayong mag-buy and sell sa ating brokerage account is nung August, sa August 13, 2020. So, sa ngayon, nauna pala ang IPO announcement or subscription natin dito kay COL kumpara sa investing public dito sa ating PSE easy naman. So sa atin, sa COL, kung yun po yung brokerage mo, July 24 to July 30 until 3:30 PM, so pwede ka na mag-subscribe sa kanya. So click mo lang itong button na to and then meron kang susundan na procedure para po makabili ka or makapag-abang ng share. So in finality, hindi tayo sure kung mapupunan po yung shares na kukuhanin natin sa kanya. Halimbawa, medyo malaki yung buying power mo. Gusto mong kumuha ng 100,000 shares sa kanya. So, depende kasi yan kung magiging oversubscribe siya. So, ang mangyayari niyan, kagaya ng mga previous IPOs natin, itong si COL Financial, niraraffle niya lang po kung sino yung makakakuha and then hahati-hatiin niya kung ano, ilan pa yung available na shares naman sa kanya. Okay, so sa PSE Easy, available siya from July 27 to August 3. So andito naman yung guides niya, how to open PSE Easy. So click nyo lang to and then sundan nyo na lang kung ano po yung nakalagay sa kanya. So kanina may nagtatanong, hindi daw niya makita itong template na nilabas natin. So sabi ko, ayan po yung details niya, July 27 to August 3. Dito sa PSE Easy. And then, ito yung mahanapin mo sa ating COL account naman. So, i-click mo lang to and then makakapunta ka dito sa template po natin na ito. Okay? Next. So, ito yung previous na basics natin kay A-REITs. So, yun nga, yun pa rin naman. Ang offer niya is totally 15 billion para sa ating mga retailers or investors. So, the rest, si Ayala po ang kukuha nun. At ikikip niya po yung mga shares na kukunin naman po niya. So, ang Ayala Land magsisell ng 456.8 common shares or 49% nga po ng A-REITs natin. Yung 51% is sa kanya po iyon mapupunta naman. So, ang initial offer price nung pinag-uusapan natin tong IPO niya, ang pinag-uusapan is 30.05 pesos. Pero sa hindi natin malaman na kadahilanan, ang final offer price po niya is 27 pesos. So kung tandaan niyo, sinabi ko nung huli, sabi ko kung ito yung pupuntahan natin, oversubscribe tayo sa 30 pesos, malakas yung demand. Pero nakita natin yung lumabas na final is 27. So as a retailer, hindi ko alam kung anong meron sa kanya, ano yung pinag-usapan, bakit yan yung naging final offer price sa kanya. So, ang nakikita ko lang, hindi siya nakamit ng ating maximum na initial offer price sa kanya naman.
So, ito yung details ng kanyang prospectus. So, yung sabi ko na 456.8 na to. So, ito po yung breakdown niya. Secondary offer 409 million common shares. Primary offer 47 million shares. And then, meron pa siyang, pag siguro medyo maraming kukuha talaga, meron siyang over allocation option na 45 million common shares naman. So, final price ni natin is 27 pesos. Okay? So, ito yung mga properties na kasama po dito kay A-REITs. So, yung nilist niya is itong sina Solaris One, Ayala North Exchange, at saka si McKinley Exchange. So, maganda tong table na to na nilagay niya kasi makikita mo yung mga details po ng mga properties na nililist niya para naman sa kanyang A-REIT. So, makita mo dito, medyo luma na pala itong si Solaris One. 2008 pa siya, and then medyo bago itong si Ayala North Exchange. Last year lang, at 2014 naman itong si McKinley Exchange. So, yung sa description niya, pag sinabi mong grade A PISA accredited commercial building, ibig sabihin, meron po sila mga certain types ng tax exemption, which is maganda sa bottom line ng ating mga A-REITs na to. Kasi, imbis na magbayad siya ng maraming tax, ang gagawin niya is mapupunta po sa kanyang income yung mga yon. Kaya maganda po yung mga accreditation na yan kung mga grade levels ng PISA po natin. Okay? And then, makita mo, yun nga, sabi din natin yung huli, 100% occupied na itong si Solaris One saka Ayala North Exchange, at medyo hindi pa puno itong si McKinley Exchange naman. So, ang isang medyo nakita ko dito na hindi pala sa kanya yung lupa na kinatitirikan po ng mga buildings na to. So, nangungupahan din itong si A-REITs natin. So, ibig sabihin, meron siyang monthly expenses para sa lease po ng land kung saan nakatayo po yung kanyang mga buildings. So, mamaya tingnan natin kung kumikita nga ba itong si A-REITs natin doon naman sa kanyang financial statement. Kasi maganda makita na yun para yung sinabi natin ng huli na 4 to 5% na dividend yields po nitong si A-REITs is mamimaintain ba niya over the time, kasi baka malugi siya doon sa ibabayad niya doon sa lupa naman. So maganda silipin po natin kung anong meron doon sa kanyang financial statement naman. So yung land lease expiry niya, so after naman ma-expire to, pwede nilang magkaroon ulit ng additional contract with the owner ng land para naman maituloy pa niya yung business niya kapag okay pa naman yung kanyang business, di ba? So medyo matagal pa naman, so 2020 ngayon. So 2048 pa yung pinakamalapit na mag-expire yung land lease niya, and then the rest si Ayala North Exchange saka si McKinley Exchange is 2058 saka 2054 pa naman. So matagal-tagal pa yan bago mag-expire. So siguro by that time, kung nag-invest pa rin kayo, malaki na yung kinita nyo dito kay A-REITs sa tagal ng panahon na kung hawakan mo po itong stock natin na ito. Okay? So, next. So, yun nga, yung sabi ko sa inyo, yung lease natin. So, ito yung mga main tenants or yung mga nagre-renta po dito sa mga buildings natin na to. So, ito yung babantayan natin as investors or traders po kay A-REITs, kasi baka mamaya biglang umalis po yung kanyang major tenants. So, hindi kikita po yung kanyang mga properties. So, bantayan natin itong mga companies na to na andun sila at nami-maintain po nila yung mga businesses at nakakabayad po sila para naman po hindi malugi si A-REITs. So, although si A-REITs kasi pwede naman kumuha ng ibang tenants sa kanya, diba? So, minsan kasi meron silang contract. So, ang alam ko, nabasa ko nung huli is around 5 years yung kanilang contract. At pag nagtuloy-tuloy kasi yung kanilang tenure dito sa ating mga building is meron silang 3 to 10% increment yearly ng kanilang rentals naman dito sa ating mga buildings. So, kailangan po kasi ni A-REITs yung mga increment ng rentals para over time, kahit papano, kikita itong si A-REITs talaga. And then, lalaki po yung dividends na yield natin. So, napag-usapan natin, di ba? Ang dividend yields niya is 4 to 5%. Based sa review po ni Ms. April Tan, nakita natin sa kanyang article nung huli. And then, doon naman sa isa, kay BPI Trade, nakita natin is around 5 to 6% yung dividend yield po nitong si A-REITs po natin. Ayan. So, malalaman natin this end of this year kung ano magiging yield or dividend yield po nitong si
i-reach naman natin. So, ayan po yung kahalagahan ng template natin na to kung mag-invest talaga kayo sa kanya. Ayan. So, hindi ko masyadong kilala yung ibang company dito. So, i-research po natin para meron pong idea tayo kung sino po sila. So, sana hindi sila yung sinasabi natin na mga POGOS or yung business process outsourcing na lumabas na sa Pilipinas. So, based naman doon sa kanyang prospectus, di ba? 100% lease itong si Solaris One at Ayala North Exchange. So, itong si McKinley Exchange, 98% pa lang yung kanyang occupancy. Okay? So, gaya ni sabi ko nung huli, ito din yung kanyang mga book runners, si BPI, UBS, si PNB, at saka si SB Capital naman. Okay? So, ito po yung management ng A-REITs. Ayan. So, kilalanin naman natin sila kahit paano. Alam natin kung sino yung mga nagmamanage po sa kanila. So, ito po yung kanilang board of directors at executive officers po dito kay A-REITs. So, ang pinakapangulo nila ay si Mr. Jose Emmanuel Jalandoni. Ayan. So, ito yung corporate structure or paano namamahalay si Ayala at yung mga kagaya natin na investors at yung mga A-REITs property managers po natin. So, ito po yung kanilang simple structure. So, halimbawa, itong business natin, si A-REITs. So, merong dalawang nagmamanage po sa kanya. Si A-REIT property manager, 100% under ni Ali, and then si A-REIT fund managers din naman. So, dalawa po sila na nagbimaintain. And then, as an investing is si Ali at saka tayo po na public retailer. So, ano po yung ginagawa ni A-REIT fund manager saka ni A-REIT property manager? So, itong si A-REIT fund manager, siya yung namamahala sa mga strategies ng investment. So, siya yung nakipag-usap siguro sa mga bagong gustong mag-invest dito. Sila din yung nagmamanage ng mga company assets. So, ano naman yung ginagawa ni A-REIT property manager? So, based sa kanyang designation, siya po nang nagmamanage ng mga properties. So, yung day-to-day operations, so yung mga maintenance, so sila po yung gumagawa nun. And yung mga bago pong pumapasok at lumalabas na nagre-renta po sa kanilang mga buildings naman. So dividend policy. So, ito yung meron tayong mandated law sa REITs or sa REITs natin dito sa Pilipinas. Ang sabi doon, 90% ng kanyang annual distributable income is ipapamahagi niya po sa mga shareholders. Ayan, so yun po yung makukuha natin sa kanya na medyo mababa nga, di ba? So sabi ko nga sa inyo, around 4 to 6% na dividend. So ang maganda lang dito sa loan na ito ng ating dividend policy, so makita mo, nung huling namigay ng dividends itong si A-REITs natin, so yung 2017 saka 2018 natin, meron siyang 85 saka 80% na dividends. So, mandated na tayo ng law after niya mag-list ng REITs. So, 90% na ng kita niya, ibibigay niya sa atin as shareholders. Pero maganda, noong 2019, namigay ng malaking dividends itong si A-REITs natin. So, nagbigay siya 179%. So, yun siguro yung sinasabi ng BPI na may data siya na namibigay ng more than 6% na dividend yield. Ito pong si A-REITs po natin. So, yun nga sabi ko sa'yo, di ba? Meron tayong increment ng yearly rentals. So, yun yung mga nagpapataas sa kanya. And then, kung merong bago na namang buildings na ipapasok dito kay A-REITs, lalaki ng lalaki po yung dividends na pwede nating makuha naman sa kanya. So, yun yung babantayin natin sa kanya pag merong panibagong property na ipapasok po siya or i-list dito sa REITs naman po natin. Okay? So, lock up. So, ito yung medyo takot yata yung ibang kasama natin. So, explain lang natin yung lock up rules ni A-REITs. So, meron kasi nakalagay dito, yung mga bibili kasi ng shares dito kay A-REITs, meron silang lock up period na around 180 calendar days after the listing of the shares. Yung ibang kasama natin, natatakot na malak po yung capital nila dito kay A-REITs natin kapag pumasok sila. So, ang maganda dyan, guys, yung sinasabi na 180-day calendar na lock-up period is para po dun sa mga shareholders owning at least 10% ng outstanding shares of the company. So, ibig sabihin,
So, meron kang 456 million na shares. So, kung meron kang 10% noon, so around 40 million shares, ayun, ilalock up ka nila ng 180 days. So, halimbawa, itong si Ayala Land, ang total shareholdings niya is 41.6%. So, malaki yan, di ba? So, yung 426 million shares na hawak nga niya is hindi po niya pwedeng ibenta or galawin yon. So, sa loob po ng designated na number of days naman. So, yun po yung ibig sabihin ng lock up na sinabi po dito. So, tayo as a retailers, hindi naman siguro aabot sa 5 million yung i-invest mo sa kanya. Ayan, so ito yung isang magandang update natin dito sa ating review is yung financial statement po nitong si Aries natin. So, gusto din nating ipakita kung ano yung movement ng kanyang net income. So, dumidiretso na ako guys ha, dito sa net income. So, pwede nyong i-pause itong video na to and then tingnan nyo in details kung anong meron sa kanyang mga financial statement from 2016 until 2019. So, meron din siyang comparison ng 2019 sa 2020. Tingin natin is for the first quarter lang itong dalawang comparison na to. So, tingin tayo dito sa 2016 hanggang 2019. So, makita mo, bottom line, meron siyang revenue and then meron siyang mga cost ng kanyang business and then meron din siyang ibang incomes na nakukuha dito or mga charges din kasama na rito. So, bottom line sa atin as a trader or investor sa kanya is yung ating net income. So, makita mo dito, 2016, meron siyang 425 million na income. So, makita mo, umakyat din siya, di ba? 446 million 2017, 537 million 2018. And then, pagdating ng 2019, biglang nag-spike up yung kanyang, yung kanyang income is naging 1.2 billion peso. So, parang merong pinasok na isang property siguro na malaki itong si A-REITs. So, hindi natin alam kung ano yung umpisa niya. So, nung nag-umpisa ba siya, Solaris 1 lang siya, saka yung North Exchange natin. So, hindi natin alam yun. So, hindi natin nakita dito sa kanyang prospectus. Pero, very sudden yung pag-akyat po ng kanyang income. So, normally, ang inisip natin, kasi rental incomes, so, hindi ganun kalaki yung pag-akyat ng income ng business natin na si REITs. Pero yun nga yung sabi ko sa inyo, was magpasok siya ulit ng bagong building or rental property. So, magkakaroon po ng upsurge sa income po itong si REITs natin. So, yun yung maganda, over time, lalaki at lalaki po yung dividend yields natin dito kay REITs naman. So, kung long-term investor ka, yun yung maganda sa kanya kasi habang bumibili ka, halimbawa, every month sa kanya. So, lumalaki ng lumalaki yung dividends na pwede po nating makuha naman sa kanya. So, plinat ko sa isang chart para makita natin yung growth ng kanyang net income. So, makita mo, from 2016 to 2017, nag-grow naman siya pero hindi ganun kalaki. And then, suddenly, meron pong spike up ng net income naman sa kanya. So, maganda yan. Ibig sabihin, dinadagdagan po ni Ali yung mga business niya na nililease para dito kay A-REITs naman natin. So, yun nga, sabi natin, di ba? Yung proceeds po ng pagbebenta niya dito sa shares by listing niya sa August 13 is ibibili na naman niya ng ibang properties. So, tingin natin yung ibang properties, ipapasok niya ulit dito sa A-REITs para gumanda po ng gumanda yung financial statement or net income po ni A-REITs po natin. Okay, next natin. So, ito naman yung kanyang financial position. So, hindi natin masyadong i-explain to. So, titingnan lang natin. Makita mo dito, yung total assets niya from 2016 to 2019, makita mo, nagkaroon din siya ng sudden spike from 2018 to 2019. From 1 billion, naging 11 billion na siya. So, meron siyang pinasok na malaki dito. Kaya lumaki po yung kanyang asset naman. So, makita mo dito yung total assets. So, ito yung tinali mo dito sa isang financial statement niya kasama yung liabilities and total equity. So, parehas po yung value niyan. So, dito sa breakdown niya, dito sa second template natin na to, yung kanyang liabilities tsaka yung kanyang equity naman. Ayan. So, yan lang yung makita natin sa kanya. Ang maganda lang dito, yung total equity. So, ito yung nakita natin sa kanya. So, positive po yung
makikita natin sa kanya, ibig sabihin, yung mga retained earnings niya dito is mas malaki kaysa sa kanyang mga liabilities na binabayaran po. So, ibig sabihin, kumikita po itong si A-Rich natin consistently at malaki po yan. Kasi kung babalik ka dun sa financial statement natin nung nauna, so ibalik ko lang siya, makikita mo dito, yung rental income po nitong si A-Rich natin, dito lang tayo titingin sa kanya, nung halimbawa 2019, 1.3 billion siya, di ba? Pero ang net income niya is 1.2 billion. So, ibig sabihin, 0.1 billion or around 100 million lang yung binayaran niya kasama na yung mga fund managers natin, kasama niya yung mga charges, yung mga tax na binayaran niya, malaki pa rin yung kinita niya. So, over time, tingin natin, mamimaintain niya po yung ating 4 to 6% na dividend yield. So, kaya nga ako naghahanap ka talaga ng long-term investing. So, itong si A-REITs, maganda po yung nakikita natin sa kanya na pwedeng papuntahan ng ating investment. So, syempre, depende po yan sa conditions ng ating market naman. So, di ba nasa pandemic tayo? Pero kita mo naman, resilient po itong si A-REITs natin. So, 100% pa rin ng kanilang mga buildings is naka-lease hanggang sa ngayon. So, continuous pa rin po yung kanyang income kahit nasa pandemic area po tayo. So, yun nga lang, since pandemic, sabi ko nga, meron po tayong risk na halimbawa merong isa sa mga employee nila or dalawa magkaroon po ng COVID, so pwedeng ma-shutdown yung building naman nila ng ilang araw for containment naman. So yun yung mga risk na haharapin natin sa kanya pag pumasok na po tayo dito sa A-REITs natin kasi rental property siya and then maraming tao doon naman po sa area na iyon. Okay? So yun po yung maganda. So pwede nyong pasadahan din itong financial position niya para kahit papano alam nyo yung nangyayari doon sa mga gastos at saka income po nitong si A-REITs po natin. Okay? So financial ratios, ayan. So hindi tayo masyadong magaling sa mga financial ratios pero ang naiintindihan ko lang sa kanya, halimbawa itong si current ratio, maganda po yung current ratio niya kasi ang value niya is more than 1. So halimbawa 2016 to 2019, di ba? So noong 2016 4.05, 6.16, 4.93 saka 4.35. So based sa definition ng mga financial words natin, pag yung financial ratio mo is greater than 1, kasi kayang-kaya niyang bayaran yung kanyang mga utang. So ito kasi ang ratio nito is yung kanyang income versus po yung kanyang liability. So ibig sabihin, 4 times na mas malaki yung income nitong si A-REITs natin kumpara po sa kanyang mga utang. Ayan. So magandang-maganda po itong si A-REITs natin kasi marami po siyang cash on hand na pwedeng pambayad ng mga liabilities or kung meron siyang emergency purposes. Malaki po yung balance na pera nitong si A-REITs natin kaya kayang-kaya niya pong bayaran yung mga yon. And then makita mo yung return on equity, so yung kinita ng mga equities natin sa kanya is malalaki din, so double digit siya. So normally ang standard diyan is above 8 or 10%. So yun yung mga nabasa natin about sa return on equities. So tingin naman natin is above average po yung return on equity nitong si A-REITs po natin. Ayan. So yun yung mga mahalagang updates natin dito sa ating video na to na wala dun sa una pong videos natin. Okay, next po natin. So yun nga, sinabi ko sa inyo yung risk na pwedeng mag-involve dito kay A-REITs. So ngayong year po ng pandemic natin is medyo may kasama siyang risk sa ngayon kasi yun nga sabi ko sa inyo, once merong isang case kasi na ma-report na meron po sa kanilang building, syempre, isha-shutdown yung building nila. So during that time, hindi po sila kikita naman. So yun yung mga babantayan natin sa kanya. Or pwede din naman on the opposite side, di ba halimbawa merong case ng COVID doon naman sa ibang properties, di ba? Minsan na shutdown din sila and then okay naman itong si A-REITs natin. So magiging in demand ngayon yung kanyang building naman. So yun yung pros and cons naman ng mga rental properties po natin. Okay? So bisitahin natin yung A-REIT website and then kung saan po natin nakuha yung prospectus nitong si A-REITs po natin. Okay?
So punta tayo dito sa ating website. So ito po yung website na lalabas sa inyo pag pumunta ka na sa kanya. So ito po mismo yung website ni AREITS. And then pupunta tayo dun sa kanyang prospectus is investors relation, and then pupunta ka dito sa kanyang financial performance naman. So dito ko po na-download yung mga audited financial statement niya, at ito po yung ginamit natin na basis dito po sa ating review sa video po natin na ito. So diyan po galing yung mga data natin, halimbawa ito nga yung pinakita ko sa inyo, and then sa kanyang financial statement naman. Okay? So, yun lang guys. Maraming salamat ulit sa inyong panunod at pakikinig. Sana meron kang nakuhang idea para kung gusto mo talagang mag long-term investment dito kay AREITS, meron ka ng expectation sa kanya. So, okay na ba sa'yo yung yearly na 4 to 6% na dividend yields dito kay AREITS? Ayan, so yun po yung pag-isipan mo ng mabuti. As sa trading naman, so kagaya ng sinabi ko nung huli, meron po siyang around 15 billion na available na public shares. So kaya bang itulak ng mga traders natin? So hindi po siya kagaya ni Mary Mart na meron lang 1 billion market cap nung pumasok siya, at madaling itulak yung kanya mga prices naman. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. See you again in my next trading vlog.